Hello everyone! Tapos na po ang summer namin dito sa UK at nasa autumn months na kami. Magandang panahon today. It's not that brilliant but it's still good. So we decided to visit one of the world's longest beach, the Aberavon Beach. So come and join us! Salamat po sa aking mga kaibigan na nagdala sa akin dito today. Alam niyo na po kung sino kayo. Ito po ang stunning view ng Aberavon Beach. It has a 3-mile stretch of sandy beach located in Port Talbot, Wales. And it is an ideal place for families, group of friends, beach lovers, surfers, walkers, cyclists, and anyone who wanted to relax and enjoy the sea breeze. They can come here any time of the year, but they just have to wrap up themselves with thick clothes and winter woolens during winter time. Dapat dandahan na kayo sa pagbaba dito, oh, dahil ang lalaki ng mga bago. Low tide yata ngayon, walang tubig. At hindi mo mararamdaman ng init dahil cloudy. Si Mr. Sunshine nagtatago na sa clouds. Akyat ako sa taas. Pwera dulas dahil malalaki ang mga bato. Ayan, andito na ako sa taas. It has a long paved public pathwalk called Promenade, about 2 miles, that overlooks the great view of Swansea Bay and Mumbles. During summer, or if it is not too cold, it is nice and safe to swim in the beach because it is patrolled by lifeguards. There are also areas where you can do activities like surfing and kayaking. But do check their website for changes because due to extraordinary circumstances, they might not have a lifeguard on duty on certain times and days. And never do activities like swimming, boating, kayaking, or surfing when you are alone. Always read and obey the safety signs which posted all over the place to avoid potential hazards and dangers. That's the lifeboat building and the lifeguard and coast guard station. From here, you can see the beauty of the beach and it is indeed a hidden gem of waves. It's a popular place for walkers and cyclists. See the group of cyclists on your left. Nakita ko sa isang post online na ang area na yan ay punong-puno ng tao na hindi pa sa kasagsagan ng pandemic at summertime. Dogs are not also allowed without a lead on certain parts of the beach from May to September. Pasensya lang po sa ingay dahil napakalakas ng hangin dito ngayon. If you need food, hotel, or some refreshment, just check this book. It will tell you where they are located. Meron silang restaurant, hotels, fish and chip shops, coffee and ice cream shops just within the distance. At kung nanotice ninyo, lahat ng mga announcements nila, notices and warnings ay nakalagay sa English at Welsh translations. Yan sa baba ang mga friends ko, busy sila sa pagtayo ng aming tent. Sa ngayon, hindi masyado marami ang tao dahil siguro sa pandemic at nag-iingat na rin siguro. Baba na muna ako sa may seaside mga mamay, puntahan ko lang mga friends ko para makakain at makapagtsikahan na kami habang mga bagets ay nag-i-enjoy mag-strolling sa seaside, magtampisaw sa tubig, mag
tagapak sa buhangin habang nagbibiruan at nagtatawanan. Pero kung gusto nyo ang more active adventure activities for your kids, marami din sila dito like splash pool, adventure golf course, pero check mo lang website nila for changes at requirements na kailangan nyo sa pagpunta dito. May mga area sila na close. Padilim na po mga mamay, our brief yet full of fun experience here in Aberabon Beach is soon over. We did enjoy our visit and the young ones had so much fun. By the way, may parking area din pala sila dito at public toilet. So habang naghihintay tayo sa mga nag-toilet, let's have another quick look of the view here in Aberabon. So kung hanap nyo ay seafront na may kainan na at may areas pa for children activities, punta na kayo dito. Huwag na kayong lumayo pa. Marami palang magagandang lugar dito sa Wales. Para makita ang tunay na kagandahan nito, kailangan lang natin puntahan at i-explore. Sana po nagustuhan ninyo ang video natin today. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. Have a good day!